Ang aklat ni Josue, Kabanata 14. Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angka ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng Kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay sinagawa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Ang 20 lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan. Hindi rin kabilang sa 9 na lipi at kalahati ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lungsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay 20 lipi. Ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Hepone na mula sa angkan ng Senezeo. Sinabi nito kay Josue, "Alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating 2 nang tayo'y nasa Kadesh Barnea. 40 taon pa lamang ako noon, isinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin. Buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas buhat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siya sa atin ang kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Hepone at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angka ni Caleb na anak ni Hepone na isang Senezeo. Sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, noong unay lungsod ng Arba, ang pangalan ng Hebron, bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga Anaseo, at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Ang aklat ni Josue, Kabanata 15. Ang lupaing napapunta sa lipi ni Huda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Sin sa kaduluhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi.
Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay, nagtuloy sa landas ng Akrabem at lumampas patungo sa ilang ng Sin. Buhat dooy umahon sa Kadesh Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ang Asmona, tinunton ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang hilaga. Umahon ito sa balikat ng Beth Hogla, dumaan sa hilaga ng Beth Araba, at nagtuloy sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Debir at nagtuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adomem, sa timog ng libis. Tumawid ng batis ng Enshemes at nagtuloy sa batis ng Enruhel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng burol ng mga Hebuseo na tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Repaem. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neptoa at lumabas sa mga lungsod sa bundok ng Ephron at bumaling na papuntang Baala na tinatawag ding Herem. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir. Nagdaan sa libis na hilaga ng bundok Herem na tinatawag ding Kesalon. Lumusong na patungong Beth Semes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Habnel at nagtapos sa dagat Mediteraneo na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang mga hangganan ng lupaing na papunta sa lipi ni Huda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Gaya na sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Huda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Hepone. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lungsod na dating sakop ni Arba na ama ni anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na nalalaki ni anak, sina Sesay, Ahiman at Talmay. Pagkatapos nilusob niya ang Debir na noong unay tinatawag na lungsod ng Sepher at sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sino man sumalakay at sumakop sa lungsod ng Sepher, si Othniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkababa sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, anong kailan? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukuna ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas at sa gawing ibaba. Ito ang mga lupaing na papunta sa lipi ni Huda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom ay ang
Kabzel, Eder at Hagor, Sina, Demona at Adaba, Kadis, Hazor at Itnan, Zeb, Telem at Bialot, Hazor, Hadata, Keriot, Hasron na tinatawag ding Hazor, Amam, Shema at Mulada, Hazargada, Hesmon at Bet-Pelet, Hazar-Sual, Bersiba at Besotia, Baala, Eyem at Ezem, El-Tulad, Sesel at Horma, Siklag, Madmana at Sansana, Libaot, Selhem, Ayen at Remon, 29 na lungsod kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lungsod sa kapatagan ay ang sumusunod: Estaol, Zora at Asena, Sanoa, Enganim, Tapoa at Enam, Hamot, Adulham, Soko at Asika, Saarem, Aditaem, Hedera at Hederotaim. Lahat-lahat ay 14 na lungsod, pati ang mga nayong nasa paligid. Kasama rin ang mga sumusunod: Zenan, Hadasa at Migdalgad, Dilan, Mizpa at Hoktel, Laquis, Boskat at Eglon, Kabon, Lamam at Kitlis, Hederot, Bet-Dagon, Naama at Makeda. 16 na lungsod kasama ang mga nayong nasa paligid. Kabilang din ang Libna, Ether at Asan, Hepti, Asena at Nezeb, Kela, Aksib at Maresa. 9 na lungsod at ang mga nayon sa palibot. Gayun din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod, buhat sa Ekron hanggang sa dagat Mediteraneo. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza at ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kaburulan naman ay ang mga lungsod ng Samer, Hater, Zoko, Dana, Anab, Estemoa at Anim, Goshen, Holon at Gelo. 11 lungsod kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab, Doma at Esham, Hanim, Betapoa at Apeka, Humta, lungsod ng Arba o Hebron, at Sior, 9 na lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Zip at Huda, Jezreel, Hokdim at Sanoya, Kain, Gabaa at Timna, 10 lungsod at ang mga nayon sa paligid: Halhol, Betsor at Gedor, Miara, Betanot at El-Tikon. 6 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang lungsod ng Baal o lungsod ng Herem at ang Raba, 2 lungsod kasama ng kanilang mga nayon. Sa ilang naman ang Bet Araba, Meden at Sikaka, Nebsan, ang lungsod ng Asin at An-Gedi. 6 na lungsod kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi napaalis ng lipi ni Huda ang mga Hebuseyo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito.